Senator Christopher Bongo, inihain ang panukalang E-Governance Act sa 19th Congress. Ang detalye sa report nito. Panahon na para sa digitalization sa mga transaksyon sa gobyerno mula sa nakagawi ang paper-based at traditional na paraan. Sinabi ito ni Senator Bongo kasunod ng paghain niya ng panukalang E-Governance Act ngayong 19th Congress. Ayon kay Go, dapat mapakinabangan ng gobyerno ang makabagong information and communications technology at mag-transition na sa online transactions ang gobyerno. Nakita naman anya sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ang halaga ng online transactions na nagagawa na ng mapribadong kumpanya. Kaya kailangan na rin anyang makisabay ang pamahalaan sa mga pagbabagong ito. Nakasaad sa panukalang batas na kailangan sundin ng mga pinuno ng mga government agencies ang e-governance roadmap. Nariyan anya ang Department of Information and Communications Technology para maplansya ang koordinasyon ng lahat ng National ICT Plan at ang interconnectivity ng lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Integrated Government Network. Lilikha rin ang Philippine Infrastructure Management Corporation na siyang mangasiwa ng mabisa at maayos na operasyon. Kung kinayaan niya ng pribadong sektor ang makisabay sa makabagong teknolohiya, dapat mas lalo na sa gobyerno na kailangang bigyang prioridad ang digital transformation.